Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps, welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw is ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng ano ba to? Yung inyong clutch, tapos yung clutch bell, yung ano pa ba? Pagpalit ng clutch spring and also yung removal ng ng clutch mismo, yung clutch assembly. And perfect time na rin to para ma-inspect natin yung ating yung state ng ating clutch assembly, kasi ilang araw ko na bang ginagamit to, siguro mga 3-4 days ko nang gamit, and medyo puro paahon yung mga pinupuntahan ko dahil dito nga ako sa Talisay and umaahon tayo sa Tagaytay. So ngayon magkakaroon tayo ng idea kung ano na yung itsura ng ating clutch set pati yung clutch drum. So mga paps, ganun pa rin. Ang gagawin lang is alisin mo muna yung gas tank. Para mapaghiwalay na natin itong transmission at yung mismong makina. So, very basic lang naman ito. Ang tools lang na gamit nyo is size 5 na Allen or yung hex key. Tapos, size 8mm na socket or T-wrench. So, set aside nyo lang muna ito. Tapos, alisin muna natin yung sprocket. Alisin nyo muna yung yung clip. Set aside nyo lang. Tapos, bakit alisin nyo natin. And, using yung size 8mm na T-wrench, alisin nyo itong apat na bolt. So, ito, yung mahahaba. Yan. Ito, tsaka yan. Okay? So, alisin na natin. Ngayon, mas madali ito kung meron kayong katulong na gagawa. Pero kung wala naman, is okay lang din. Alisin muna natin din yung cover ng card. Para ma-ano natin guys, matanggal natin yung cable. Yung accelerator cable. So, ganun ulit mga paps. Pag aalisin niyo yung tornilyo, make sure na naka-arrange siya. Or lagay niyo sa karton or band paper, lagay niyo ng label para hindi niyo makalimutan. Pagbalik is madali na lang, di ba? O pagka yung last na tornilyo, alalayan nyo na ng kamay nyo kasi mag-iwalay na yan. So na yung last. Tap.
Tapos, matatanggal nyo na itong gear. Alisin muna natin yung ano, mga cups. Alisin natin yung fuel line. So, ito na mga paps. Natanggal na natin yung fuel filter. Tapos, ito na yung itsura ng inyong clutch. Okay. Yung sa akin, okay pa naman actually. Solid na solid pa rin. Tapos, ito yung itsura ng clutch bell. So, good na good pa rin. Okay mga paps. Alisin na natin yung ating ano clutch assembly. Alisin na natin yung clutch assembly natin. Ituturo ko sa inyo mamaya kung saan ko nilagay yung pangontra kasi kailangan ko kontrahin to para maluwagan niyo yung dalawang tornilyo. Napakatigas. Magamit tayo ng ratchet para madali. So, yung ginamit ko, breaker bar tawag doon. Ito natin na ano, penetrating oil. Napakatigas. Okay lang to, kasi lilinisan din naman natin yung mamaya. Pero hindi dapat naglalagay ng oil sa clutch assembly, clutch bell. Kasi dudulas lang yan. Pero kung lilinisan nyo naman at kakalasin, okay lang. Kahit sa kamay, kahit na ratchet, napakatigas. Kahit sa braso. So malamang to nung inassemble, hindi man lang nilagyan ng grasa. Sa mga pups. Very good. Kalasin na natin yung kapila. Okay. So, ito na yung itsura ng ating clutch lining. O, tama nga ako. Tingnan nyo tuyong tuyo. Kaya napakatigas na din. Ayan. So, mamaya, lilinisan natin yan. At ito. Ayan. So, iniisip ko nga, palitan na. Kasi nga, nakakalas na rin naman. Pero ano, sayang eh. So linisan na lang muna natin, then pag-isipan natin kung papalitan natin ng bago.
Ayan. So, mga paps, nag-start na ako maglinis. Gamit lang kayo ng brake cleaner or car cleaner. Ayan. Number one kalaban niya ng inyong clutch is yung dumi. Tsaka langis. So, isprayan nyo lang mga paps. Mas maganda kung gamit kayo ng quick dry. Okay. Then, punasan nyo na lang. So, ang kapal pa. Sobrang kapal pa. So, sukatin natin kung ilan yung nabawas. So, itong harap, ito kasi yung nababawasan. So, ito yung sukatin natin. So, sukatin natin to is 5mm. Yung likod, which is yung hindi naman nababawasan, itong likod ay 5.5mm. So, 0.5 lang naman pa yung kumbaga nababawas. So, given na yung the way na magpatakbo tayo, tapos yung biyahe, so, okay na rin, di ba? Tapos, ito pala mga paps, yung clutch spring na yan, sayang nga, isa lang yung spring na ito. Maganda sana kung at least dalawa. Pero may nabibili naman and na-order ko naman na yun. So, eto kasi, ang nangyayari, etong part na to mga paps, is napaka-init na ito. Since clutch nga to, syempre, yung friction yan, pag nakadikit sa inyong clutch bed or yung clutch drum, tawagin, is napaka-init. Syempre, bakal lang din to. Ang nangyayari, lalo sa mga two-stroke, syempre high rev yan, medyo stress din ang ano yan, yung mga bakal-bakal at yung mga spring. So, malaki yung, or may tendency talaga na maputol yan. Kaya, yung iba ginagawa, pinapalitan ng aftermarket springs, which is yun naman yung gagawin ko ngayon. Papalitan natin siya ng clutch spring ng Mio. So, yung original ang ikakabit natin. So, ang pagkalas niyan is kumbaga, ililinis niya lang muna. Yan. Ililinis niya lang then tatanggal niya na yung spring. Papalitan natin ng pang-Mio. Gagawin ko, kapit muna natin yung isa, tapos kukuha ako ng spring puller. So, tingnan natin kung kaya. Ito kasi yung ginagamit ko sa kotse, pero parang hindi. So, kailangan nyo lang mag-adjust dito sa kabilang side kasi medyo ano siya, bitin yung pagka kumbaga may yung space niya maliit.
Okay, so ginawa ko mga Pops is sinit ko na yung taas, gumamit lang ako ng rubber mallet. And then, yung sa baba, madali lang naman i-shoot yan. Pero syempre, baba natin yun ng konti kasi medyo nagsitong spring na to. Tatapat ka muna sa grow. I-off cam ko muna mga paps ha. So, hindi ako makapwersa eh. So, ito yung magiging itsura niya, mga paps. Ayan. So, hindi ko muna papalitan kasi nga, unang-una, sayang. Ang kapal pa. Tapos, yung mga nagtatanong kung saan ko kinalso, dito, mga paps, sa gitna. Kasi ito yung pinakamakapal. So, yan yung pinakamatibay na part. Siyempre, iingatan nyo lang tong fan. Yung fan blades, kasi yan, malambot lang yan, baka mabungi. Yan kasi yung nagpapalamig din sa makina, tsaka sa inyong clutch assembly. Okay? Ayan. So, ganun lang din, pagka luluwagan at ihipitan, parehas lang yung, hindi ko na yan aalisin, ililipat ko lang sa kabila. Tapos, ayan, habang nakakalas na, binisan nyo na rin yung mga washer. At yung ball. Ito grabe, ito yung tuyo. Napakatigas. Okay. So, bago natin ibalik, gagawin natin mga bags. Lagyan natin ng penetrating oil, itong dalawang oil para hindi tayo nahirapan. Also, readiness na ma-damage yung readiness na ma-damage yung thread ng crankcase. So, eto na siya mga paps. Tapos, kung mapapansin nyo, meron yung dalawang arrow. So, yung arrow na yan, yan yung direction kung saan umiikot yung clutch. Okay? Clutch lining. Ito, so pagka ang rotation yan or yung orientation yan, pag ganito ang ikot. Okay? So, by centrifugal force, yung centrifugal force, yun po yung force na paikot. Yun po yung nagpapabuka dito. Okay, so ang centrifugal force, para madali lang maintindihan, di ba pagka may kalaro kayong bata noon, pagka binubuhat nyo tapos pinapaikot nyo, di ba, parang yung puwersa niya is palabas o yung tumitilapon. So ganun din to. Sa mga scooter is centrifugal force din yung nagpapagana ng clutch system. So ganun din to. So pagka mabilis yung ikot, depende sa tigas ng spring nyo. Siyempre, kung mas matigas, mas mataas yung RPM na kakailanganin, mas mabilis na ikot bago siya bumuka. So, madalas mga ganun gumagamit sa mga two-stroke. Okay? Kasi ang two-stroke, gustong-gusto nyo yung ginagalit. Galit na galit ng makina. Diba? So, eto na. Gagawin natin, don't forget guys, may washer pa yan ha. Lagay nyo muna yung washer. Tapos, yung inyong clutch lining. Then, sa isa nyo nang itagay yung bolt.
Tapos mga paps, again, please make sure na siguraduhin nyo lang na tama yung orientation ng inyong lining. Kasi kung hindi po yan bubuka. Okay? So, magtataka kayo kahit anong tiga nyo is hindi kayo aabante. Dahil mahihinder po yung pagbukas ng ng lining pagkabaligtad. Dahil yung rotation niya is hindi akma. Okay? So, tip lang naman yon. Tapos again, pagka maghihigpit kayo, kamay-kamay lang muna. Pagka matigas na, saka nyo nagamitan ng tools. Tapos, ang gagawin natin is, yun yung pamontra, ililipat naman natin sa kabila. So, ratchet muna natin. Tapos mga paps, ang isang or yung mga sign na naputulan kayo ng clutch spring is pag halimbawa nagda-dragging siya, yung tipong nakahinto kayo pero umaabante pag naka-minor, tapos yung pag umaandar or pinupull start nyo is sumasama yung gulong, tapos may maririnig na kayong ingay kasi kumbaga lagi lang yung nakakiskis dun sa bell, click yan, ganyan yung mga maririnig yung ingay. So after nating mahigpitan using yung ratchet, so gamitan na natin ang ating breaker bar. Ito kasi yung pangpersahan, so tanggalin na natin yung extension. Okay. So, mahigpit na. Pwede nyo nang alisin yung kinalso nyo sa ilalim. Tapos, mag-free wheel na yan. Diba? Good. So, since nakakalis na rin, magandang opportunity to para linisan nyo na yung inyong makina. So, linisan ko muna mga paps. Okay, so mga paps, syempre kung nilinisan nyo yung lining, ilinisan nyo rin yung bell, di ba? So, brake cleaner mga paps, magandang panglinis. Mura lang naman sa mga auto supply yun. So, wala dapat tong residue ng langis para kapit na kapit, hindi kayo mag slide. Good. Higpitan ko muna bago ko buuin. Thank you.
exit. Pwede na natin buuin to, mga paps. Malinis na. Tapos, nakapagpalit na tayo ng spring. So, ito, kaya ko lang naman pinalitan, mga paps, is iniiwasan ko lang din yung scenario na ganun. Yung maputulan, diba? So, ang best na gawin dyan, mga paps, is lagi kayo siyempre magdala ng extra na spring. Lalo kung yung paggamit nyo sa inyong scooter ay medyo malalayo yung biyahe. Kunyari, pinapapasok nyo ng malayo, maganda yung may extra parts na rin kayo. Kesa abutan kayo ng 10 oras ng gabi sa kalsada, mas delikado yun, di ba? Unlike kung meron kayong gamit, itabi nyo lang, hanap kayo ng safe na lugar, mga gas station, ganyan, or mga establishment, kaya-kaya nyo ng palitan. Dahil meron naman na tayong video. So, buhin na natin, mga paps. Okay, mga paps. Bubuhin na natin yung ating makina. Wala, naiwan ko yung transmission sa kabla. So, eto, medyo tricky pagka mag-isa, pero kumbaga mas madali ito kung ano, may kasama ka. So, anyway, kailangan natin kayaan. Gagawin natin muna is meron na tayong nasa na isa. So mag-shoot pa tayo ng isa as para at least hindi porsado yung isang tornillo. So, pagka medyo nag-alangan kayo sa tornillo, yun, kagaya ko, bago ko siya gamitan ng tools, ilabas nyo ulit. Kasi baka malos red yung crankcase.
pagka sobrang higpit naman ng ibang tornilyo, iwagan nyo muna yung iba. O, diba? Yung niluwagan natin, lumabot siya. Ang last na tornilyo na. Tapos, bukas, magpapalit tayo ng gearing. Hindi naman gearing pala, sprocket. Papalitan natin. Engine sprocket. Good. Balik na yung accelerator cable. And yung cover ng inyong air intake. Actually, madali lang naman aralin to ng makina. Hinahantay ko lang kasi yung ibang tiyesa para dito kasi gagawin ko siyang parang series para makita nyo rin lahat ng pwedeng gawin. Yan, mga basic maintenance, basic DIY, yung yan, pagpalit ng sprocket, tapos yung pag-adjust ng valve clearance, ano pa ba, marami, timing belt, pag-adjust ng tabucho. So, marami tayong i-DIY mga paps. Kaya, subaybay lang kayo sa channel natin. So, ang next ay, ano, yung ating gas tank. Ito. Ay, hindi pa pala. Hindi ko pa pala nakakabit yung, ano, yung sprocket. Gagawin nyo is so basta tama naman yung settings nyo nung tension ng chain eh madali lang siya i kabit ulit. Kagaya niya. Tapos mga paps is yung gas tank. Tapos syempre yung fuel lines. Pero madali na lang yan. Tapos syempre i-test drive natin, diba? Kung ano na yung effect ng clutch spring. Kung galit ba siya muna bago umabate o ano, parehas lang ng stock. Okay na mga paps, i-test drive na natin. Okay, so mga paps, na-test drive na natin. And napansin ko sa kanya is medyo mas galit yung makina ng konti lang naman bago mag-engage yung clutch lining compared dun sa stock. So ang advantage kasi na ito, para sa akin, mas maganda siya sa ahunan kasi makakabuelo yung makina.
Also, syempre, since original part siya ng Yamaha, siguradong matibay. Kasi yung spring na stock niya, China. So, kaya nga may mga instance na napuputol siya. So, hindi siya matibay. So, at least, may peace of mind na tayo, napalitan na natin ng clutch spring. And also, napakita rin natin kung paano baklasin yung inyong ano ba to? Yung clutch lining mismo para just in case na kailangan nyo magpalit. Hindi po nire-recommend guys kasi merong nag-advise na parang pasakan ng kung ano yung cylinder head para ma-prevent yung piston na tumukod, umangat, I mean. Pero yun kasi guys, para sa akin is mali. Unang-una, pwede kasing bumaliko yung barbola kasi nga ipit. So kung sa mechanical term is ano yan, valve float. So mangyayari dyan mga pubs is pagka pinasakan niya yan ng kahit ano, syempre pag ikot ng camshaft, di ba, bubuka yung barbola. Pag buka ng barbola, ang mangyayari pag may basahan doon, syempre ang mangyayari doon, either bibigay yung barbola, yung valve stem, or yung valve guide mismo mababasag. Kaya hindi siya recommended. So kung halimbawa naman sa 2-stroke or even sa 4-stroke, pag pinasakan niya yan, pagka syempre pwersado, lalo kasi nakita niyo naman napakatigas talaga nung ano, napakatigas nung bolt nung clutch lining. So syempre pagka pwersa niyo yan, pwedeng masira yung bearing ng connecting rod. Pwede yung connecting rod ang ma-damage. Pwede din masira niya yung compression ring or yung oil ring ng makina nyo. So, maraming pwedeng masira. So, versus yun, yung flywheel niya, or kung tatawagin namin siya sa scooter na term, is yung fan. Sa tingin ko, kahit mabasagan kayo ng kahit isa doon, yung mismong fan blade, madali lang palitan yan. Tsaka mas mura kumpara kung doon sa loob yung papalitan nyo. Diba? Also, kung may mabasag man dyan, na wag naman sana, kasi syempre maapektuhan din yung pagpapalamig nyan sa inyong clutch. Yan din kasi yung nagpapalamig ng clutch nyo, tsaka ng makina. So, malaking bagay yan. Syempre, pag may nabasag na isa dyan, dalawa, ganun. Kumbaga yung volume ng hangin na binubuga nyan is mababawasan din. So, ang gagawin nyo lang, dun kayo sa makapal na part magtukod, and huwag nyong igagamitan ng impact. Okay? So, kung kailangan nyong gumamit ng extension, yun yung gamitin nyo para maikot siya ng madali. Huwag nyong pupukpukin kasi sigurado ako basag yung flywheel nyo dyan. Okay? So, yung sa akin, wala namang nabasag. Kahit sobrang tigas, nakita nyo, sobrang tigas, nahirapan ako. Yun. So, marami pa tayong DIY. Ayan, ayan yung aking X5 na 40. Marami pa tayong DIY na gagawin. Ang next inline ko mga pops is upgrade natin ang big carb. Pag dumating yung pang-port ko, kasi yung pang-port ko na sa Manila, pag dumating, magpo-port and polish tayo, babaklasin natin yung head. Tapos, papalit ng sprocket. Yung sprocket siguro dadating na yun bukas. Ang hirap kasi medyo yung mga gusto kong parts kasi nasa Manila. Diba? Yung mga stock parts meron naman dito sa malapit, yung bilihan ng power tools. Basta abangan nyo lang mga paps, marami pa tayong mga DIY, mga maintenance, tsaka modification ng inyong China Pet. So maraming salamat sa pagsama today. Sana nagustuhan nyo ang ating video. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.